Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Ma'am Rachel, guro ng grade 11. At ang video ito ay tungkol sa unboxing ng natanggap na tablet ng mga grade 11 students para sa Rizal National High School. Ngunit bago tayo dumako doon, pag-usapan muna natin ang ating nilagdaan na kasunduan at alituntunin sa natanggap nating tablet. Kaakibat ng benepisyong natanggap natin ay ang mga responsibilidad na dapat nating gampanan kapwa ng magulang at ng mga estudyanteng gagamit ito. Nakalagay dito, ito ay isang pribilehiyo at hindi isang karapatan. Sabihin, ito po ay binigay sa inyo. Hindi po ito obligasyon, pero kusang loob na binigay sa inyo. Datapwat, ito ay pinahiram ng ating Department of Education sa ating mga mag-aaral sa grade 11 upang magamit sa kanilang pag-aaral ngayong ating sitwasyon na distance learning. Ang proyektong ito ay isinakatuparan ng ating pamahalaang bayan ng Pililla at sub-office ng Pililla sa inisyatibo ng pansangay na tagapamanihala ng mga paaralan sa Rizal. Ibig sabihin, ito po ay ipinagkaloob sa atin ng ating pamahalang bayan sa pamumuno ng ating butihing mayor, Mayor Dan B. Masinsin, at sa inisyatibo po ng ating Division Superintendent na si Ma'am Cherry Lurepia. Maraming salamat po sa inyo sa tulong sa ating mga mag-aaral. Pagtuunan natin ng pansin ang mahalagang parte ng kasunduang ito. Ang mga alituntunin sa pangkalahatang paggamit at pag-aalaga ng mga digital device na pagmamay-ari ng paaralan at ipapahiram sa mga estudyante. Letter A, gagamitin lamang ng mga mag-aaral ang mga digital device na ipinahiram ng paaralan para sa mga aktibidad na nauugnay sa paaralan. Hanggat maaari, iwasan po natin gamitin ito sa ating personal na pangangailangan. Ito po ay sadyang ipinagkaloob para po magamit natin sa ating pag-aaral. Letter B, ang isang itinalagang digital device o tablet ng paaralan ay maaari lamang gamitin ng itinalagang mag-aaral para rito. Hindi dapat pahintulutan ng itinalagang mag-aaral ang iba na gamitin ang device. Ang ibig sabihin po, kung kanino lang po ito'y pinagkaloob, siya lang po dapat ang gagamit. At iwasan po natin ipahiram ito sa iba. Kakaibat ito kasi ang pag-iingat natin sa device. Dahil ipinagkaloob po sa atin ito at ipinagkatiwala, marapat lamang na ito ay ingatan natin ng lubos. Kasama sa pag-iingat natin ay siguraduhin hindi ito ipapagamit sa iba. Ang bawat grade 11 student po ay may tigi-isa at kanya-kanyang digital device po na pinagkaloob mula sa ating pamahalaang lokal ng Pililla. Kaya po hindi na kinakailangang magpahiram. So kung ipapahiram niyo po ito para sa ibang pangangailangan, hindi po pwede. Dahil po kayo po, kung sino po, kung kanino po ito na italaga, kayo po ang liable sa kung ano man ang mangyayari sa digital device. Kung masira, or mawala, or kung anong mangyayari, pananagutan niyo po ito. Letter C, hindi maaaring itamper o alisin ang mga identification tag ng paaralan at manufacturer. Walang iba pang mga sticker, ink, o anumang pang disenyong item ang maaaring ilagay sa nakatalagang kagamitan sa isang mag-aaral. Gaya na, ngunit hindi limitado sa device, mga baterya, mga kable, at mga charger. Ang ibig sabihin, sa pagtanggap nyo po ng tablet na ito, mapapansin nyo may mga stickers po na nakalagay. Hindi nyo po yun pwedeng tanggalin. Dahil ito po ay pag-aari ng paaralan, kaya po ang paaralan lamang ang pwedeng magtanggal at maglagay ng mga stickers nito. Ganon din, hindi rin kayo pwedeng maglagay po ng anumang stickers dito sa tablet, sa unit, o sa anumang kasama ng unit na ito. At katulad dito yung mga kable, mga charger, at iba pa. Ito po ay tatanggapin nyo sa maayos na kondisyon. Kaya inaasahan po na sa pagbabalik nito, ito po ay nasa maayos na kondisyon pa rin. Yun po ang mahalagang parte ng ating kasunduan.
para lamang maging mas maliwanag sa ating lahat. Ngayon, pumunta na po tayo sa unboxing ng ating digital device. So, ang digital device po na ito, lahat po ng grade 11 ay nakatanggap nito ng pare-pareho pong unit. So, ito po ay Cherry Mobile AQUATAB. Tingnan po muna natin ang likuran. Ano po? So, AQUATAB po nito na ito ay Android 10. At meron po siyang 32GB ROM at 2GB RAM. So, may kasama na rin. Ito po ay SIM card ready. Ibig sabihin, nalalagyan po ito ng SIM card. Pero, maaari din pong i-connect sa Wi-Fi. Ano? Ang battery po nito ay 5,000 mAh. So, medyo matagal gamitin. So, yun po yung nasa labas ng ating digital device. So, bubuksan na po natin. Ingatan lang po ang pagbubukas. Ano po? Maging maingat tayo sa paggamit. At isa pa po, ang box po na ito ay pinapakiusap namin panatilihin nating maayos. Pagkatapos po natin buksan ang ating tablet, maaari po natin itabi ito sa ligtas na lugar para po sa time na pagbabalik, mailalagay pa rin po natin sa maayos na box. Ito pa rin pong box na ito. Ano po? Huwag na po nating hayaang masira or mapaglaruan. So, ito po ang laman ng ating box. And dito po yung ating unit o yung ating digital device o yung ating tablet na nakabalot po ng plastic na puti. Ito po. Sa loob po nito ay may kasamang user manual. Nakasulat po dito kung paano gagamitin ang ating device. Ganun din po, may kasama na rin po itong SIM card. So, kasama na po sa matatanggap niyong tablet ang gagamitin yung SIM card. Sa pagkakataon po ito, minarapat namin na sa pagbubukas po ng tablet, ilinagay na po namin yung SIM card. Kung mapapansin nyo, wala na po dito yung SIM card. Ayan. Kasi po, ilinagay na po namin sa loob. Gusto sana namin na ang mga bata na ang makaranas na maglagay ng SIM card. Kaya lang napansin po namin na ang takip sa likod medyo manipis kaya baka magka-problema pa paglalagay ng mga bata para masigurado lang na hindi agad masira. Ano po, kami na po ang naglagay. So, nasa loob na po ng inyong tablet yung mga SIM card. Pero ito po, kasama pa rin sa inyong box. Kasi dito nakasulat po yung number ng SIM card nyo. Sa ilalim po nitong box na ito, aangatin lang natin na dito po ang mga kasama niyang kasama ng unit. So, meron pong headset. Bawat unit po, may kasamang headset. Ito po, na magagamit. Magagamit kasama ng ating digital device. Ano po? So, lahat po may kasama nito. Babalik lang natin. Okay. So, bukod po sa headset, kasama din po syempre ang charger. So, may charger head po tayo dito. At ganun din po yung ating charger cord. So, yun po ang nilalaman ng ating digital device. Ang bawat box po na natanggap ng ating mga mag-aaral, lahat po ay may lamang ng lahat ng ito na nabanggit ko. Pare-parehas po yan. Sa pagkakataon po na pagbukas nyo ay may kulang sa nabanggit ko. Halimbawa, walang charger o kaya ay wala ang headset o wala ang SIM card, agad-agad pong ipagbigay alam natin sa ating gurong tagapayo. Ano po, sa bawat mga mag-aaral, check kung eksakto sa napanood nyong video na ito ang nilalaman ng natanggap nyong digital device. Kung kumpleto at maayos, siguraduhin na maalagaan at maingatan sapagkat ibabalik po natin ito sa parehas na kondisyon. Ayos, hindi sira. Ano po? At kung kulang man, pagbigay alam ang kung anumang nakita niyong diferensya sa unit, agad-agad ipagbigay alam sa inyong advisor. Kung wala po kaming matatanggap na report, ito po ay mangangahulugan na natanggap niyo ang bawat digital device sa maayos na sitwasyon. So, yun po ang ating unboxing.
susunod na video po natin ay ang how to use our digital device. Magandang araw sa inyo.